Welcome back sa ating YouTube channel. Po, nagpapakain tayo ng ating limang pirasong baboy. Ayan po yung ating kinudkod na nyog. Hinaluan po natin ng grower. At imimix lang po natin. Ayan, may umagaw pa na isang maliit na baby. Umagaw pa ng kapirasong nyog. So, ito po yung ating mga alaga. Ito po yung ating mga kinuliktang mga damog, mga hinugas po, ayan. Inimix po natin. Ayan, hinahalo-halo po natin. Dahil yung ating baboy ay nasanay po sa wheat feeding. Meron pong tubig yung kanilang pagkain. Hindi po sila nasanay sa dry feeding. But, ang starting po natin dito ng pagkain, mga kabackyard, ay feeds po tayo. Pinids po natin ng dalawang buwan to pagpatong po nila ng dalawang buwan at kalahati. Nagmix na po tayo ng pagkain. So, nagpurga po tayo tapos nagmix po tayo ng pagkain dahil masyado nang mabigat yung kanilang kinakain. Ang mabigat-bigat na po sa ating bulsa. So, ang ginawa po natin, mimix po tayo ng nyog. Ayan po, may nyog tapos mga gulay-gulay. Yung mga hinugas po ng kinukulikta natin. Nagkukulikta po tayo ng hinugas. Yan po yung pinapakain natin, mga kabakyard, sa ating alaga. So kung naalala nyo, mga kabakyard, last vlog natin ay na-stop tayo sa ating pagbablog dahil mga kabakyard, nalugi tayo doon sa ating inaalaga ang mga inahin. Yung tatlo po nating inahin, mga kabakyard, kung napanood nyo yung ating last vlog, ay nalugi po tayo doon, patay po lahat yung anak, tatlong pirasong inahin po natin. So isang taon po natin pinakain yung mga kabakyard. So doon po naubos yung kuna natin, mga kabakyard. Bali, back to uno po tayo ngayon. Dito po tayo nag-starting ulit sa limang pirasong baboy. So, mga kabakyard, ang start po natin ngayon, ito po yung gagawin natin puhunan. So, pag naibinta po natin itong lima na ito, mga kabakyard, so, dadagdagan po siguro natin yung alaga natin. So, amat-amat naman po tayong babawi doon sa ating mga nalugi, doon sa pag-iinahin natin. So, mga kabakyard, sobrang hirap talaga sa pag-iinahin, mga kabakyard. So, binabantayan po natin, mga kabakyard, kapag nanganak, halos magdamag po tayo nagbabantay sa ating mga alagang baboy. So, tapos bigla po tayong mapapatayan. So, yun yung pagkatalo po natin doon sa pag-iinahin. Napapatayan po tayo ng mga biik dahil sa panahon po. So hindi lang naman po tayo nakaranas ng ganun, pati na rin po yung sa ibang mga backyard natin, marami rin pong na epektuhan ng panahon. Marami rin pong nalugi sa pag-iinahin dito po sa atin. Ayan, mga kabackyard, ang pinagsimulan ulit natin ngayon ay limang pirasong patining. So dito po natin, ito po yung gagawin natin puhunan, mga kabakyard. Titingnan po natin kung alin yung mas magandang alagaan, kung ang magpatining ba o mag-alaga ng inahin. Mag-inahin po. So ang ginagawa, ang pagod lang po natin dito, mga kabakyard, ay papakainin po natin sa umaga, tapos sa tanghali po magmerinda. Ugasan po natin yung kanilang kulungan. Ayan lang po naman po yung pagod natin sa pagpapatining, mga kabakyard. So, titingnan po natin kung makakabawi tayo dito sa limang piraso natin at makadagdag tayo ng ating mga alagaan na patining. So, ayan, mga kabakyard. Mga kabakyard, pukusan muna natin ngayon yung pagpapatining. Na discoveryin natin yung mga dapat anuin dito sa pagpapatining.
Dahil sa pag-iinahin mga kabakyard, naranasan natin ng dalawang taon mag-inahin. Ayun, meron din tayo mga kabakyard na na-harvest nung una. Naka-harvest din tayo kahit papano. Maganda mga kabakyard, yung starting natin maganda. Ang problema lang mga kabakyard, nitong bandang huli, nagsabay-sabay sila. Parting December yan mga kabakyard, October, November, December. Humarvest tayo ng doon sa tatlong inay natin. Halos wala tayong ano, patay lahat yung anak. Kala ko mga kabakyard, makakalusot yung tatlong piraso natin na inahin na mga anak noong December last. Ayun, medyo na-dismaya tayo dun mga kabakyard. Nangyari, ang isa natin ang nabuhay, dalawang piraso. Tapos ang dalawa natin, wala talaga tayo nakita mga kabakyard na lumabas na anak. So patay lahat. So, hindi natin alam kung bakit, no? Baka may nakain na bawal. So dapat din natin ingatan pala yun mga kabakyard, yung mga bawal kainin ng ating mga inahin. So yun ang dapat nating hindi pakain sa kanila. So malaki-laki rin mga kabakyard yung naging experience natin sa pag-inahin. Ngayon mga kabakyard, mag-titesting talaga ako, magpatining mga kabakyard para malaman ko rin kung ano yung mga pamamaraan dito sa pagpapatining. Ito mga kabakyard, yan yung tatlo na ito mga kabakyard. Simula-simula mga kabakyard na ano natin to, na organic. Organic po yung pinakain natin, hindi natin napid sa halos na parang nawalan kasi ako ng gana mga kabakyard mag-alaga. Iniwanan ko sila mga kabakyard, so yung isang kapatid ko lang yung nagpakain ito. Nung nag-stop tayo mag-vlog, parang nawalan ako ng ano sa pagkatalo, parang ayaw ko na talaga mag-alaga mga kabakyard. Nag-isip-isip ulit ako mga kabakyard at nag-testing talaga ako ulit mag-alaga, ito na. Ito na mga kabakyard, so dito talaga tayo magsimula. Testingan ulit natin mga kabakyard na makabawi tayo. O kahit na hindi tayo makabawi mga kabakyard, basta mag-alaga lang tayo. Alamin lang natin yung mga pamamaraan sa kanila. So hilig talaga natin mag-alaga ng ganito mga kabakyard, ng baboy mga kabakyard, kahit na backyard lang tayo, kahit pa paano nag-aalaga tayo. So ayan mga kabakyard. So sana may resulta ito mga kabakyard yung ginagawa natin. At ito na nga mga kabakyard, tapos na natin silang pakain. Umuwi muna tayo at nagluto ng ating almusal para sa ating umagahan. Ayan mga kabakyard, nagluto tayo ng hita ng manok dyan mga kabakyard, para ulam ng ating dalawang dalaga dito na makukulit. Ayan mga kabakyard, maya-maya lang mga kabakyard, hintayin muna natin sila para makumpleto at makapagdasal tayo mga kabakyard para sa ating umagahan. Okay guys, pagkatapos natin nagpakain ng ating mga alagang baboy, ito na yung niluto natin. Ito yung ulam namin mag-asawa. Ito naman yung ulam ng ating mga dalaga. Okay. Pray. So guys, mag-pray muna tayo. Angel of God, my garden here, who was love to meet me here. Ever this day, be at my side, to light and God, to rule in kind. Amen. Salamat na Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you Lord sa binigay niyong biyaya sa araw na ito.